10 mga makasaysayang tao na piniling mabuhay ng malayo sa maraming tao. Welcome sa Arvin Polo TV. Minsan, ang pagiging mag-isa ay hindi nangangahulugang malungkot. Dahil kung minsan ay kailangan din nating mag-isa upang makapag-isip-isip at magkaroon ng peace of mind sa kabila ng napakaingay at napakagulong mundo. At sa mga nagdaang taon nga ay maraming mga historical persons ang piniling mabuhay ng mag-isa. Ngunit ano-ano kaya ang mga dahilan nila? Kaya naman, sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao na nabuhay ng malayo sa maraming tao. Kaya naman, simulan na natin. Number 1, Grigory Perelman. Si Grigory Yakovlevich Perelman ay isang kilalang Russian mathematician na ipinanganak noong June 13, 1966 sa Leningrad, Russia. Sumikat siya dahil sa paglutas ng Poincaré conjecture na isang napakahalagang problema sa mathematics na hindi nasolusyunan sa loob ng mahigit 100 taon. Dahil dito ay nakilala siya hindi lamang sa Russia kundi pati na rin sa buong mundo. Lumaki si Perelman sa isang pamilya ng mga matatalino. Ang kanyang ina na si Lubov ay isang electronic engineer at ang kanya namang ama na si Yakov ay isang electrical engineer. Bata pa lamang ay kitang-kita na ang kanyang husay sa mathematics. Kung kaya't nakapasok siya sa isang prestigious school sa Leningrad, ang Leningrad Secondary School, Mauer 239. Marami siyang napanalunan na mga competition sa mathematics tulad ang gold medal sa International Mathematical Olympiad noong 1982. Nagpatuloy si Perelman sa pag-aaral sa Leningrad State University at sa Steklov Institute of Mathematics, kung saan nakuha niya ang kanyang Doctor of Philosophy. Sa kanyang pag-aaral ay marami siyang naitulong sa larangan ng Riemannian geometry at Alexandrov spaces. Ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay nangyari noong 2003 nang mailathala niya ang mga documents na may solusyon sa Poincaré conjecture. Ang Poincaré conjecture ay isang problema sa mathematics na iminungkahi ni Henri Poincaré noong 1904. Matagal nang sinusubukan ng mga mathematician na lutasin ito gamit ang Ricci flow o isang konsepto na ipinakilala ni Richard S. Hamilton, ay nagawa ni Perelman na ipakita ang tamang paraan upang patunayan ang conjecture. Ang kanyang mga gawa ay masusing sinuri at napatunayan ng iba pang mga mathematician. Subalit, kahit naging matagumpay si Perelman, ay pinili niyang manirahan ng tahimik at malayo sa publiko. Tumanggi siya sa ilang prestigious awards, kabilang na dito ang Fields Medal noong 2006 at ang Millennium Prize na nagkakahalaga ng $1 million mula sa Clay Mathematics Institute noong 2010. Sinabi niya na hindi siya interesado sa pera o mga awards. Ayon sa kanya, hindi ako bayani ng mathematics. Ayokong ipakita ang sarili ko na parang hayop sa zoo. Kaugnay din nito, nag-retire si Perelman mula sa kanyang posisyon sa Steklov Institute noong 2003 at mula noon ay namuhay ng tahimik kasama ang kanyang ina sa St. Petersburg. Number 2, Jerome David Salinger. Si Jerome David Salinger o J.D. Salinger ay isang kilalang American writer na ipinanganak noong January 1, 1919 sa New York City. Kilala siya dahil sa kanyang nobela na tinatawag na The Catcher in the Rye, na naging sikat at mahalaga sa modern literature. Bukod sa kanyang mga akda, ay kilala rin siya sa kanyang pagnanais na mamuhay ng tahimik at malayo sa mata ng publiko. Noong 1951, matapos mailathala ang The Catcher in the Rye, ay nagsimulang umiwas si Salinger sa publiko. Ang nobela ay agad na naging matagumpay at nakakuha ng malaking atensyon. Ngunit sa halip na i-enjoy ang kanyang kasikatan, ay pinili ni Salinger na manirahan sa Cornish, New Hampshire, na isang maliit na bayan na malayo sa mata ng publiko. Dito ay patuloy siyang nagsulat ngunit bihira na siyang maglathala ng bagong akda. Dahil sa kanyang desisyon na umiwas sa publiko, ay marami ang naging interesado sa kanya. Maraming mga reporters at tagahanga ang nagtangkang malaman ang tungkol sa private life niya, pero nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon na huwag magbahagi ng personal na impormasyon. Kahit na hindi siya nagpapakita sa publiko, ay patuloy pa rin siyang nagsulat ng mga kwento at iba pang akda. Ilan sa kanyang mga akda ay ang Nine Stories, Franny and Zoe, at Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour, An Introduction. Bagamat marami siyang naisulat, ay mas kilala pa rin siya sa kanyang pag-iwas sa publiko. Ayon sa mga report, ay patuloy siyang nagsulat hanggang sa kanyang mga huling taon,
ngunit marami sa kanyang naisulat ay hindi pa nailalathala. Namatay si Salinger noong January 27, 2010 sa edad na 91. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng mas malaking interes tungkol sa kanyang buhay at sa mga hindi pa nailalathalang mga akda. Ang kanyang anak na si Matt Salinger at ang kanyang widow na si Colleen O'Neill ay nagsabing aalagaan nila ang mga akda ng nasabing writer. Number 3, Henry David Thoreau. Si Henry David Thoreau ay isang kilalang American writer, philosopher at naturalist. Ipinanganak siya noong July 12, 1817 sa Concord, Massachusetts. Sikat siya dahil sa kanyang mga sulatin na nagpapakita ng kanyang mga ideas tungkol sa simpleng pamumuhay at pagmamahal sa kalikasan. Ang pinakasikat niyang libro ay Walden na tungkol sa kanyang 2 years, 2 months at 2 days na pamumuhay sa isang maliit na kubo sa gubat malapit sa Walden Pond. Ang karanasang ito ay naging simbolo ng simpleng buhay. Pinili ni Thoreau na manirahan sa Walden Pond dahil gusto niyang maging close sa kalikasan at magkaroon ng oras para mag-isip at magsulat ng malaya mula sa kahulugan sa lipunan. Naniniwala siya na mas mahalaga ang quality ng buhay kaysa sa dami ng material treasure. Sinabi niya na mahalaga ang pagiging mag-isa para mas makilala ang sarili at ang kalikasan. Ang kanyang mga araw sa Walden ay puno ng pagninilay, pagsusulat at pagmamasid sa kalikasan na nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa buhay at kalikasan. Samantala, sa kanyang aklat na Walden ay ikinwento ni Thoreau ang kanyang mga karanasan at mga natutunan mula sa simple niyang pamumuhay. Isinulat niya ang tungkol sa kanyang mga daily routines tulad ng pagtatanim, pangingisda at paggawa ng sarili niyang kubo. Ibinahagi rin niya ang kanyang mga pagninilay tungkol sa kagandahan ng kalikasan at ang kanyang pananaw sa lipunan. Ang kanyang mga sulatin ay puno ng malalim na observations at mga aral tungkol sa kalikasan at buhay ng tao. Bukod sa pagiging manunulat, si Thoreau ay isa ding activist. Sikat siya sa kanyang sanaysay na civil disobedience kung saan sinabi niya na ang mga tao ay may obligasyon na labanan ang mga hindi makatarungang batas ng gobyerno. Ang kanyang ideya tungkol sa civil disobedience ay nagkaroon ng malaking impluensya sa mga human rights movement at pampolitika tulad ng mga kilusan ni Mahatma Gandhi at Martin Luther King Jr. Bagamat hindi gaanong kilala si Thoreau noong panahon niya, ang kanyang mga ideya at sulatin ay nagkaroon ng malalim na epekto sa mga sumunod na henerasyon ng mga writers, philosopher at activist. Number 4, Agafya Leikova. Si Agafya Leikova ay isang kilalang hermit na ipinanganak noong 1944 sa malayong rehiyon ng Siberia, Russia. Kasama ang kanyang pamilya ay namuhay sila ng maraming taon na hiwalay sa modern civilization. Nagsimula ang kwento ni Agafya noong 1936 nang magdesisyon ang kanyang mga magulang na sina Karp at Akulina Leikov na umalis sa kanilang komunidad ng Old Believers. Ang Old Believers ay isang grupo ng mga Kristiyano na hindi sumang-ayon sa mga pagbabago sa Orthodox Church noong 17th century. Dahil sa takot sa pag-uusig ng gobyerno ng Soviet ay lumipat sila sa isang malayong bahagi ng kagubatan, malapit sa Abakan River sa Western Sayan Mountains. Sa kagubatan ay natutunan ni Agafya ang mga pangunahing kasanayan tulad ng pangangaso, pangingisda at pagtatanim. Nabuhay sila gamit ang limitadong resources at umaasa sa kalikasan para sa kanilang pagkain at kagamitan. Ginamit nila ang kanilang kaalaman mula sa relihiyon at kultura upang makayanan ang mga hamon ng kalikasan. Mula sa kanilang pananampalataya ay nakakuha sila ng lakas upang manatiling buo bilang isang pamilya sa kabila ng hirap ng buhay. Samantala, noong 1978 ay natagpuan ng isang grupo ng mga geologist mula sa Soviet Union ang pamilya Leikov sa kanilang kubo sa gitna ng kagubatan. Noong una ay natakot si Karp sa kanilang presensya pero kalaunan ay natutunan din nilang magtiwala sa mga foreigners. Ang mga geologist ay nagdala ng ilang modernong kagamitan at pagkain na nagpagaan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi nagtagal ay nakaranas ulit ang mga Leikov ng trahedya. Dahil noong 1981 ay namatay si Karp, ang huling tagapagtanggol ng kanilang maliit na mundo. Naiwan si Agafya kasama ang mga bangkay ng kanyang pamilya upang ipagpatuloy ang kanilang tradisyonal na pamumuhay. Subalit kahit may mga pagbabago sa paligid,
ay nanatiling tapat si Agafya sa pamumuhay na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Tumanggi siyang umalis sa kanyang tahanan, bagaman tinutulungan siya ng mga local authorities at mga taong humahanga sa kanyang katatagan. Tumatanggap siya ng kaunting tulong tulad ng pagkain, gamot at iba pang mahahalagang bagay, pero mas pinipili niyang mamuhay ayon sa kanilang lumang kaugalian. Number 5, Howard Hughes. Si Howard Hughes ay isang kilalang businessman, aviator at filmmaker mula sa Amerika. Ipinanganak siya noong December 24, 1905. Ang kanyang ama ay isang matagumpay na inventor at negosyante, kung kaya't namana ni Howard ang Hughes Tool Company at pinalago ito. Naging matagumpay din siya sa pelikula at aviation. Sa larangan ng pelikula ay naging bantog si Hughes noong 1920s at 1930s. Ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay Hell's Angels, Scarface at The Outlaw. Pero mas nahilig siya sa aviation. Itinatag niya ang Hughes Aircraft Company noong 1932 at nagdisenyo ng mga eroplano. Ilan sa mga ito ay ang Hughes H-1 Racer at ang malaking Hughes H-4 Hercules na tinawag na Spruce Goose. Nakilala si Hughes sa aviation dahil sa kanyang mga world speed records. At noong 1938 ay pinalibutan niya ang mundo sa loob ng 91 hours, kaya siya sumikat ng husto. Pero sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ay nagsimulang lumitaw ang mga problema sa kanyang kalusugan. Palagi siyang nag-iisa at nagpakita ng mga sintomas ng Obsessive Compulsive Disorder o OCD. At noon ngang 1950s ay unti-unting lumayo si Hughes sa publiko. Lumipat siya sa iba't ibang hotel at inuupahan ang buong floor para masiguro na walang makakagambala sa kanya. Sa kanyang mga huling taon ay bihira na siyang lumabas at madalas ay nakakulong na lamang sa madilim na kwarto. Natatakot siya sa mga microbes at naging sobrang maingat sa kalinisan. Subalit lalong lumala ang kanyang pag-iisa noong 1966 nang lumipat siya sa Desert Inn sa Las Vegas, Nevada. Inupahan niya ang buong itaas na floor ng hotel at hindi ito iniwan sa loob ng 4 na taon. Naging kakaiba ang kanyang pamumuhay. Lagi niyang binibigyan ng detalyadong utos ang kanyang mga empleyado at busy siya sa maliliit na detalye sa kanyang paligid. Kaunti lang din ang pinapayagang makalapit sa kanya. Pero kahit nag-iisa ay patuloy pa ring lumago ang yaman at negosyo ni Hughes. Patuloy na kumikita ang Hughes Tool Company at naging pangunahing businessman siya sa iba't ibang industriya tulad ng real estate at media. Malaki rin ang naging impluensya niya sa Las Vegas kung saan nagmamay-ari siya ng maraming hotel at casino. Number 6, Diogenes of Sinope. Si Diogenes ng Sinope, na kilala rin bilang Diogenes the Cynic, ay isang kilalang philosopher sa ancient Greece. Ipinanganak siya noong 412 o 404 BCE. Kilala siya sa kanyang kakaibang pamumuhay at philosophy ng cynicism. Ang cynicism ay itinatag ni Antisthenes, na isang estudyante ni Socrates, ay nagtuturo ng simpleng pamumuhay at pag-iwas sa kayamanan upang makamit ang kaligayahan. Nang bata pa si Diogenes ay nasangkot siya at ang kanyang ama sa iskandalo ng pandaraya sa mga barya. Dahil dito ay pinalaya sila sa Sinope. Pumunta siya sa Athens kung saan sinimulan niya ang kanyang misyon sa philosophy. Dito ay tumanggi siyang sundin ang mga karaniwang kaugalian at namuhay sa kakaibang paraan upang ipakita ang kanyang mga paniniwala. Samantala, isa sa mga kilalang bagay tungkol kay Diogenes ay ang kanyang pamumuhay sa isang malaking banga. Ito ay simbolo ng kanyang pagtanggi sa mga material na bagay. Wala siyang ibang pag-aari kundi isang simpleng balabal, isang baston at isang mangkok na kanyang itinapon nang matuklasan niyang kaya niyang uminom mula sa kanyang mga kamay. Maliban pa dito, si Diogenes ay kilala rin sa kanyang kakaibang kilos at matapang na pagpapahayag ng kanyang mga paniniwala. Ang isang sikat na kwento ay tungkol sa paghahanap niya sa Athens ng isang tapat na tao habang may dala siyang lampara kahit sa araw. Sinabi niya, "Naghahanap ako ng isang tapat na tao." At ang isa pang kwento ay nang makita siya ni Alexander the Great. Ngunit imbes na magpakumbaba ay sinabihan niya si Alexander, "Tumabi ka, nakaharang ka sa araw." Gayun din ang kanyang mga aral ay nakatuon sa pagkakaroon ng sapat at simpleng pamumuhay.
naniniwala din siya na ang kaligayahan at kabutihan ay hindi nakasalalay sa mga material na mga bagay, kundi sa pagkontrol sa sarili at pag-iwas sa mga makamundong pagnanasa. Ngunit kahit hindi nakapagsulat ng mga aklat si Diogenes, ang kanyang mga gawa at pamumuhay ay naipasa pa rin sa pamamagitan ng mga kwento at kasulatan ng kanyang mga tagasunod at ibang mga philosophers. Number 7. Nikolai Ivanovich Vavilov. Si Nikolai Ivanovich Vavilov ay isang kilalang botanist at geneticist mula sa Russia. Ipinanganak siya noong November 25, 1887 sa Moscow. Naging kilala siya dahil sa kanyang mga pag-aaral tungkol sa mga halaman at genetic diversity na nagdala ng malaking pagbabago sa larangan ng agrikultura. Bata pa lang si Vavilov ay mahilig na siya sa science. Nag-aral siya sa Moscow Agricultural Institute at nagtapos noong 1911. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral ay nagpatuloy siya sa pagsasaliksik sa iba't ibang bansa sa Europe. Nagtrabaho siya sa mga kilalang eksperto tulad ni na William Bateson sa England at Erwin Bauer sa Germany. Samantala, isa sa pinakamahalagang nagawa ni Vavilov ay ang kanyang teorya tungkol sa centers of origin ng mga halaman. Sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay nakakuha siya ng libu-libong halimbawa ng iba't ibang halaman. Sinabi din niya na ang genetic diversity ng mga halaman ay pinakamataas sa mga lugar kung saan unang natagpuan at pinarami ang mga ito. Ang ideyang ito ay malaking tulong din sa pagpapabuti ng mga pananim at sa pag-iingat ng genetic resources. Subalit noong 1920s at 1930s, si Vavilov ay nanguna sa maraming expedition sa iba't ibang bansa mula sa Afghanistan hanggang sa Ethiopia upang maghanap ng mga bihirang halaman. Ang kanyang pagsisikap ay nagresulta sa malaking koleksyon ng genetic material na naging batayan ng modernong pag-aaral sa agrikultura. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ay naging biktima din si Vavilov ng politikal na pag-uusig sa ilalim ng pamumuno ni Joseph Stalin. Kaugnay nito, ang kanyang mga ideya ay hindi sumang-ayon sa mga paniniwala ni Trofim Lysenko, na isang malakas na counselor ni Stalin. Dahil dito, ay inakusahan si Vavilov ng anti-Soviet na gawain at pagsabotahe. At noong 1940, siya ay inaresto at ikinulong. Kahit na nahirapan siya sa kulungan, ay patuloy pa rin siyang nagsulat at nagsaliksik tungkol sa genetics at agrikultura. Pero dahil sa gutom at kakulangan ng medical needs, ay bumagsak ang kanyang kalusugan. Namatay siya sa bilangguan sa Saratov noong January 26, 1943. At kahit malungkot ang kanyang kwento, ang mga nagawa ni Vavilov ay patuloy na kinikilala. Ang kanyang mga ideas ay mahalaga pa rin sa science ng genetics at agrikultura. Number 8, Emily Dickinson. Si Emily Dickinson ay isang sikat na poet mula sa Amerika. Ipinanganak siya noong December 10, 1830 sa Amherst, Massachusetts. Kilala siya sa kanyang natatanging style ng pagsulat at sa kanyang desisyon na mamuhay ng mag-isa. Samantala, ang pamilya ni Emily ay kilala sa kanilang lugar. Ang kanyang ama na si Edward Dickinson ay isang abogado at politiko, habang ang kanyang ina na si Emily Norcross Dickinson ay aktibo naman sa simbahan. Lumaki si Emily sa isang kapaligiran na puno ng matatalinong tao, pero bata pa lang siya ay mahiyain na siya at mahilig mag-isip ng malalim. Nag-aral si Emily sa Amherst Academy at sa Mount Holyoke Female Seminary, pero bumalik siya sa Amherst matapos ang isang taon. Magaling din siya sa pag-aaral pero hindi bagay sa kanya ang karaniwang paaralan. Mas pinili niyang mag-aral mag-isa at magsulat na lamang sa bahay. At noong 20 years old na siya, ay bihira na lamang si Emily na makipagkita sa ibang tao. Sa bandang huli, ay halos hindi na siya lumalabas ng kanilang bakuran. May mga nagsasabi na baka may problema siya sa kalusugan o sa emosyon. O kaya ay talagang gusto lang niyang mag-isa para mag-isip ng malalim. Ngunit kahit bihira lamang siyang lumabas, ay patuloy na nagpapadala ng mga sulat si Emily sa mga kaibigan at kamag-anak. Ang kanyang mga sulat ay puno ng mga tanong sa buhay at damdamin. Ipinapakita nito ang kanyang malalim na pag-unawa sa buhay at kamatayan. Ang kanyang pag-iisa ay nagbigay daan sa kanya para masuri ng mabuti ang kanyang sarili at paligid na makikita naman sa kanyang mga tula. Gayon din, si Emily Dickinson ay nagsulat ng halos 1,800 na mga tula, pero kakaunti lang ang nailathala noong siya ay buhay pa. Ang kanyang mga tula
na kadalasan ay walang pamagat at may kakaibang anyo ng grammar at punctuation, ay naiiba sa karaniwang tula sa kanyang panahon. Namatay si Emily noong May 15, 1886 at iniwan niya ang kanyang malaking collection ng mga tula sa kanyang kapatid na si Lavinia. Number 9, St. Simon Stylites. Si St. Simon Stylites, na kilala rin bilang Simeon Stylites the Elder, ay isang kilalang hermit at ascetic na ipinanganak noong circa 390 CE sa Sis, Cilicia, na ngayon ay bahagi na ng Turkey. Kilala siya sa kanyang matinding devotion sa Diyos na naging inspirasyon sa maraming Kristiyano noong panahon niya at hanggang ngayon. Noong siya ay 13 years old, ay pumasok siya sa isang monastery. Dahil sa kanyang matinding pag-aayuno at pagdarasal, ay pinakiusapan siya ng mga kasama niyang monks na umalis. Dahil dito ay nagdesisyon siyang mamuhay nang mag-isa sa disyerto. Nagsimula siya sa isang maliit na kuweba, ngunit mabilis ding kumalat ang balita tungkol sa kanyang kabanalan. Maraming tao ang pumupunta sa kanya para humingi ng payo at basbas. At para makaiwas sa dami ng tao, ay nagdesisyon si Simon na manirahan sa isang mataas na haligi na tinatawag na pillar o stylos. Ang unang haligi na kanyang tinirhan ay may taas na 9 feet, pero kalaunan ay pinalitan ito ng mas mataas na haligi na umaabot sa 50 feet. Mula sa itaas ng haligi, si Simon ay nanatiling nakatayo, nakaupo at lumuluhod sa pagdarasal kahit sa kabila ng init, lamig at ulan. Subalit kahit nasa itaas siya ng haligi, ay patuloy na nakikipag-usap si Simon sa mga taong bumibisita sa kanya. Nagbibigay siya ng payo, nagtuturo at nagdarasal para sa mga nangangailangan. Maraming tao ang nagtayo ng mga tent sa paligid ng haligi upang manatiling malapit sa kanya at makatanggap ng kanyang basbas. Tumagal ng halos 37 years ang pamumuhay ni Simon sa itaas ng haligi. Sa kabila ng gutom, lamig at sakit, ay nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang halimbawa ay nagbigay din ng inspirasyon sa marami at nagkaroon ng bagong anyo ng pamumuhay bilang hermit na tinawag na Stylitism, kung saan ang mga tagasunod ay namumuhay din sa itaas ng mga haligi upang sundan ang kanyang halimbawa ng sakripisyo at debosyon. Namatay si St. Simon Stylites noong September 2, 459 CE, sa edad na humigit kumulang 69 years old. Number 10, Tom Leppard. Si Tom Leppard, na kilala rin bilang The Leopard Man of Sky, ay naging kilala dahil sa kanyang kakaibang paraan ng pamumuhay at hitsura. Ipinanganak noong October 14, 1935 sa London, England. Si Tom ay dati ring sundalo ng British Army. Pagkatapos ng kanyang serbisyo ay pinili niyang manirahan sa isang tahimik na lugar sa Isle of Skye na isang malayong isla sa Scotland. Nagpasya din si Tom na iwan ang modernong pamumuhay noong 1980s. Nagpatato siya sa halos buong katawan niya ng mga pattern na parang balat ng leopard. Inabot ng ilang taon bago natapos ang mga tato na ito. Dahil dito ay tinawag siyang The Leopard Man. Samantala, naninirahan si Tom sa isang maliit na kubo na gawa sa bato sa Isle of Skye. Walang kuryente, tubig o kahit anong modernong kagamitan na maaaring magdulot ng kaginhawaan sa kanyang tirahan. Namuhay siya sa pamamagitan ng pangangaso at pagtatanim. Minsan ay bumababa siya sa bayan para bumili ng mga kailangan gamit ang kanyang maliit na bangka. Ang kubo niya ay nasa tabi ng ilog, at ang ilog na ito ay ginagamit niya para sa inuming tubig at pagluluto. Sa katunayan, pinili ni Tom ang ganitong uri ng pamumuhay dahil gusto niyang lumayo sa modernong lipunan at sa technology. Sinabi niya sa mga interview na masaya siya sa kanyang simpleng buhay at sa kalikasan ng Isle of Skye. Ayon sa kanya, ang katahimikan at kagandahan ng kalikasan doon ay nagbibigay sa kanya ng tunay na kapayapaan at kaligayahan na hindi niya natagpuan sa makabagong mundo. Subalit noong 2008, sa edad na 73, ay nagdesisyon si Tom na iwan ang kanyang kubo at manirahan sa isang bahay ampunan sa Broadford Skye. Ang kanyang desisyon ay dulot ng kanyang pagtanda at lumalalang kalusugan na naging mahirap na para sa kanya ang patuloy na pamumuhay ng mag-isa sa kagubatan. Sa kanyang huling mga taon ay binisita siya ng maraming tao na humahanga sa kanyang natatanging pamumuhay at sa kanyang mga tattoo.